Yo, what's up mga guys, and welcome back ulit sa akin channel. And pag this video, ay babahagi ko sa inyo ay kung paano natin malalaman kung ating starter motor ay gagana pa ba o hindi. Siyempre guys, sa starter motor, sa ating starting system ay mga paraan kung paano natin siya malalaman. Una, kapag inundot natin itong push start, kung ayaw pa rin gumana, ayaw pa rin gumana, i-on natin yung ignition, kung ayaw pa rin siyang gumana, ibig sabihin, eh may problema sa ating starter motor. Tapos kapag paano natin malalaman na ating motor ay gumana pa ba o hindi? Siyempre, hindi naman tayo magkakaroon ng pag-direct sa ating starter motor asa sa ating static relay kasi hindi naman alam kung static relay ba ang problema o starter motor. So, kaya ating design ay isang Miusol. So, yan. Miusol Sporty na old type na version. So, ngayon, ang kanyang design ng kanyang starter motor ay kailangan mo nang i-apply yung brake. So, yan. Kailangan mo i-apply yung brake saka nagamitin yung push-start sa para gagana ang ating starter motor. So ngayon kapag hindi siya gumana yung push-start, so yan, nag-apply natin ng brake, ayaw pa rin siyang gumana. So gagawin natin para ma-confirm natin na ating static relay ba ang sira o starter motor or sa push-start, ang ibahagi ko sa inyo ay kung paano natin malalaman na ating starter motor ay condition pa. So kapag nakita kayo ng static relay na ganitong itsura, so ibig sabihin ang design ng static relay ay box type. So yan, box type siya. Dalawang klase kasi ng static relay, box type at saka cylinder type. So ngayon, mapakita ko sa inyo ang sample mamaya ng itsura ng ating static relay. Patanggalin mo natin yung static relay. Yan. So yan, natanggalan natin yung static relay. So yan, natanggalan natin siya. Natanggalan natin yung static relay. Kapag nakita kayo ng malaking linya dito, ito yung terminal, ito na-connect sa ating battery sa main line. Ito isa naman ay na-connect sa ating starter motor. So, paano natin malaman na ating starter motor ay gagana pa ba o hindi? Or nasa ating static relay ang problema sa ating push start? So, ang gagawin nyo, unahin mo nyo nang i-troubleshoot yung starter motor. Kung gagana yung starter motor, matik na yan. Nasa static relay or sa push start ang problema. Nasa dalawang bahagi ng inyong starting system. So, ayan, kukuha tayo ng malaking wire. So, meron na ating wire ay number 8. Kapag magte-test kayo ng starter motor, huwag kayong gagamit ng ganito kaliit na wire kasi masusunog ito. Hindi kaya niya ng lakas ng kurente ng battery. So, try natin siya i-direct. So, kapag gusto nyong malaman na yung starter motor, nagagana pa ba hindi, yan, gagayahan nyo itong gagawin ko guys kasi kadalasan sa iba, wala pang idea kung paano mag-testing kanilang starter motor kung gagana pa ba o hindi. Kapag cylinder type naman, yung disenyo ng yung starter motor, tulad nito, ito yung cylinder type o bilog type. May dalawang terminal siya. So, i-disconnect mo niya ng dalawang terminal, yung connect sa input ng battery at saka sa output pamutang baterya. So, i-jumper mo lang dalawa. Pag jumper niya sa dalawa, ayan, pag mag-start yung starter motor, matik na yan. Either sa starting relay problema o sa push button. So, try natin itong gagawin kung gagana ba siya ang ating starter motor. So, yan guys. So, gumana naman siya. So, yan. Since nalaman natin na gumana yung starter motor, dito sa kanyang push start, dito sa kanyang push start, saka pag-apply natin ng brake. Kasi yung static relay, itong isang linya ito, is galing sa supply doon sa ating push start. Ito isang negative line. At ito mga isang linya ito ay isang positive line na kumukuha ng supply dito sa brake. Kaya kadalasang mga design ng mga ibang motor ay kailangan pang i-apply yung brake sa kapus button kasi itong linyang ito is nakadepende sa positive sa brake light at ito namang isa is sa push start na negative. So ngayon, ang ating topic ay kung paano natin malalaman ang starter motor natin ay kung nasa condition pa ba o hindi. So ang gagawin nyo ay i-direct nyo ang dalawang ito, yung input sa battery line at yung output papuntang starter motor. Gaya ng ginawa ko guys, so ulitin natin para maklaro nyo mga ganito, ito ang dapat nyo gawin. Kung gusto nyo i-confirm ang starter motor ay gagana pa ba o hindi. So yan. Huwag kayong gagamit ng maliit wire, na walit na wire kasi masusunog yan. Ito kalaking wire na berit ang gamitin nyo. So yan guys, yun guys ha. Sana sa video kong ito ay nagdagdagan kong kalaman at idea kung paano malalaman natin kung ating starter motor ay nasa condition o hindi. Kapag okay yung starter motor natin, so matik na yan. Nandito sa static relay. So, yung sample ko, yung static relay natin, so, ito yung bago na static relay. So, ito naman yung bilog type na static relay. So, ang sample natin ay isang static relay na box type. So, yan yung
Yan yung itsura niya. So yung tinuro ko ngayon ay isang box type. So ganyan yung gagawin nyo kapag gusto nyo malaman na okay pa yung carbon brush nyo or starter motor nyo sira. So okay naman natin starter motor, gumana naman siya, dinirect natin. So yun ang parang ginawa ko kanina. Ang kulang na lang ay para makumpleto talaga ang proseso ng yung starter motor, ito na lang push start. So i-check nyo yung push start na ito. So gagamit kayo ng bulb tester. So bigyan ko ng idea kung paano gagamit ng bulb tester. Halimbawa, itong sinabi ko kanina ay negative. So ang gagamit nyo ng bulb tester, dito nyo lagay yun dyan sa positive. Kasi negative ang ating hinahanap. Ito. So check natin yung negative. Kung may output man na supply. So pipinito na itong push button na ito. Ito. So yan. So ayan yung gumana dito sa kabila. So naman naman siya. Nandito pala. Yan. Gumana na siya guys. Ibig sabihin, itong linyang ito na lumalabas sa push button ay negative. So kaganyan, kapag positive naman natin hanapin, dito sa kabila, positive yan. Lilipat natin itong negative sa terminal. Ito naman nalagay niya sa positive. Kapag wala pa rin, ito, dito, sa push sa brake, na in-apply natin dito sa brake. Sa in-apply natin brake, pag pag ginawak natin yung brake, nag-a-apply tayo ng brake, ayan. So, pinindot natin yung brake. So, ayaw pa rin umilaw ng brake. Matik na yan, nasa starter ang ating problema sa kanyang supply na positive dito sa ating brake light. So, yun lang guys. Ang ating topic ay kung paano natin malamin kung ating starter motor ay okay o hindi. So, yun ang paraan ko kanina. So, dinirect natin siya. Dinirect natin. So, yun lang guys. Pag okay yung linya natin, okay yung linya, yung dalawa, halimbawa, okay yung positive, okay yung negative, ang problema, ana sa static relay. Sino sa static ang problema? Kapag okay na yung linyang ito, itong linya, itong sira, tapos na okay na, pag kabit na static relay, okay, so imito say, nasa linya po ang problema. So yun lang guys, sa araw nito, rin natalaman naman idea, kung paano natin na malaman kung ating starting motor ay gumana ba o hindi. At sa magitan na paggamit ng wire, malalaman natin ang ating starter motor ay condition or hindi. So yun lang guys, araw nito, alaman natin idea. Maraming salamat sa supporta ng aking channel. As always, lagi mag-gets mo niyo. God bless.